namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nagigibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadain na mga kahilingan. Ang kaganda kang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanan na ipinangangamba na ihingi ng kapatawaran ng budhi namin na takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan namin na hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis,
mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na iyon. Hipan ninyo ang trompeta, ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda, dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw, madilim ang buong paligid, at lumitaw ang napakakapal na balang, tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito nang may nakaraang panahon, at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo puon aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. Makatarong ang paghatol ang igagawad ng puon. Iyong hinatulan yaong mga hentil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupa'y pinawi mong lubos. Itong mga hentil na hulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon. Sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Magsitayo po ang lahat. Tinampok. Sa kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni
Jesus ang isang demonyo nang giladas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Belzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpadayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghan na magpapakilala na ang Diyos ay sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kaharian na nakakati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kahariyan? Sinasabi ninyo, nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihan ito. Kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Belzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugan na dumating na sa inyo ang pagkakari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatakan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung talakayin siya at talunin ng isang tao na higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat. Ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa isang tao ang isang masamang espiritu, ito ay gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan,
ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 espiritong masasama kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Kaya sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Maraming paalaala ang ibig ipaabot sa atin ngayong umaga ng ating Ebanghelyo. Isang paalaala lamang ang ating pag-uusapan. Alam na alam ng mga Pariseo na kung pumasok ang isang demonyo sa isang tao, ang makapagpapalayas lamang sa demonyo sa taong iyan ay Diyos. Wala nang iba. Ngayon, nakita nila sa kanilang mga sariling mata ang ating Panginoong Jesus sa pitik lamang ng kanyang daliri. Ang mga demonyo nagsisilabasan sa taong kanilang pinapasukan at tumatakbo ng palayo. At sa kanilang isip, ang sabi ng mga Pariseo, kung itong Jesus napapalayas niya ang mga demonyo na pumasok sa isang tao, nangangahulugan itong Jesus may kapangyarihan ng isang Diyos. Sa makatuwid, itong Jesus ay isang Diyos na papaalis niya ang anumang demonyo na pumasok sa isang tao. Pero ayaw tanggapin ng mga Pariseo na si Jesus ay isang Diyos. Kahit na nakita nila ng napakaliwanag na papalayas ng ating Panginoong Jesus ang isang demonyo sa pitik lamang ng kanyang daliri na pumasok sa isang tao, ayaw pa rin nilang tanggapin at aminin na si Jesus ay isang Diyos. Bakit ayaw nilang sumampalataya kay Jesus na siya ay isang Diyos? Kahit na nakita na nilang napapalayas kaagad ni Jesus ang demonyo sa isang tao, sa makatuwid si Jesus ay Diyos, ayaw pa rin nilang paniwalaan, manampalataya, maniwala na si Jesus ay isang Diyos. Ayaw nilang aminin. Bakit ganyan ang mga Pariseo?
may ebidensya na. Ayaw pa nilang tanggapin at maniwala kay Jesus. Isang dahilan lamang po ang mga Pariseo, galit na galit sa ating Panginoong Jesus. Ayaw nilang tanggapin si Jesus sa kanilang buhay. Ayaw nilang sumampalataya. Yan ang dahilan kung bakit ang mga Pariseo ayaw nilang tanggapin, paniwalaan na si Jesus ay may kapangyarihan ng isang Diyos sa makatuwid. Siya ay isang Diyos. Dahilan lamang sa sila ay galit na galit sa ating Panginoong Jesus. Ayaw nilang makibahagi sa mga turo ng ating Panginoon. Kung ganun ang mga Pariseo, ayaw nilang tanggapin si Jesus sa kanilang buhay. Nung sila ay namatay, saan sila nagtungo? Sigurado, hindi sila tinanggap sa langit. Nasaan sila nagtungo? Nakatiwangwang sila sa labas ng langit magpakailanman. Ano ngayon ang paalaala sa atin? Kung tayo rin ayaw natin manampalataya sa ating Panginoong Jesus na siya ay isang Diyos, kung namatay tayo, katulad ng mga Pariseo, hindi tayo tatanggapin sa langit. Sa dakilan, ayaw natin sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya kung ibig po natin matanggap sa langit pagkatapos ng ating buhay sa lupa, ang kailangan, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus na siya ay Diyos, na siya ang Mesiya na ipinadala sa atin ng Diyos Ama. Importante na tayo ay may malaking pananalig sa ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa lahat ng kasamaan. Lumapit tayo sa Ama nang may pananalig. Dala ang ating idinadalangin mitiin. Ang ating tugon, mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay ng tapat na pagsaksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na ibangon ang nalugmok na sandaigdigan. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita ng hayagan sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang hindi hayagang impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama.
ang mga may sakit at may karamdaman, naway makatanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga namayapa, naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Makapangyari kang Ama, habang itinataas namin ang aming mga panalangin, pinasasalamatan ka namin sa iyong anak na lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Jesus, Nazareno, narito kami sa harap mo. Alat at hinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Ihayang kaloob mo ay aming inaalay. Daming hiling, pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang pag-aakin ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas, nawa ay sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganda kang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sakangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw,
iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalagan, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakando para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ng buhay binasbasan
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo na sa pagsasalo namin sa pagkain at inumin na banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos Amang makapangyarihan at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa
kamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.